sacrifices and the fine linen, the booths and the veils. And it shall come to pass that instead of sweet smell, there shall be sting, and instead of girdle, a rent, and instead of wells, a baldness, and instead of smother, a burning of sackcloth, and burning instead of beauty. Thy land shall fall by the sword, and thy mighty in the war. Is it right? And her gate shall lament and mourn, and she be desolate shall sit upon the ground. Dito ko lang po sa verse, ano po ang ina? For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen, because their tongue and their doings are against the Lord, to provoke the eyes of His glory. Pray, Lord, mga salamat sa mga salita again. Negative ito, Lord. Okay, makita namin yung positive dito. Matututo kami at iwas kami, Lord, sa ganitong gawain, the week. I know, nakita naman namin yung judgment nyo sa Jerusalem, sa Judah. Pray, pray, Panginoon, matuto kami yung gabi, yung lalati. In Jesus' name, pray. Amen. Ay, napanggulat na ako, ha? Props yan, props. So, nakita ko lang yan sa mga magandang props. Saka, yan, mag-usapan natin actually judgment. Okay, judgment? Yan po yan, eh. Pag yung judge, depende rin, isa, basta pinakukuha niya natin. Eh. Murder, may AI. Naging madalas natin gagawin dyan. But ang title po natin ngayong gabi, mahina ba? Hello, check. Hello, check. Yeah. Title po natin ngayong gabi ay Jerusalem is ruined. Jerusalem is ruined. Basa niyo naman, oh. Pero actually, may isang title tayo. Yung gusto kong pag-tapos natin, oh. So actually, kung capture na yun, eh. Kaya kung sakali lang maganda mag-search minsan, ano nga ba yung pasto? Ang subtitle po nito, Marks of a Fallen State. Okay, yung state dyan, either bansa or yung talagang estado ng tao, kristyano, ano man yan. Kasi dito sa chapter nito, hindi ko makakalimutan kasi hindi ko actually hindi nakakatawa na nakakaawa na nakakasal dito. Nakakita nyo naman, di-discuss, especially mga babae. So may dahilan po yan bakit ang scripture ay nagbibigay ng ganyang space. Dahil ang gagawin natin ngayon, kaya ang subtitle nito ka, Marks of a Fallen State, yan pala yung makikita natin, even sa estado natin ngayon, yung katamihan, even sa atin, yung kahit sa atin. Pag nakita natin itong mga itong bagay na ito, hindi po yung positive. Okay? Kaya Marks, yung mga pretty signs, basta ito yung mga nagkasabi sa atin, basta itong tao, kahit tayo ay either backslider, nasa hindi maganda kalagayan. Okay, yung sabihin natin. So, hindi ko na isa-isa na rin, no? Pero, at least nakuha niyo po yung, ano, no? Nabasa natin. So, last week po, ano po yung atin? Medyo mayroon yung title. What is man to be accounted of? Okay? Sabihin, pinakasama din doon, hindi, kung saan natin sa umpisa. Sa, ano yung, part 1, reason with God. Diba? May pangalawa yun. Restore thy judges. Dali ah. Ano ba? Kasi lagi natin ano, i-review para ating iwa. Tama na. So, number one, reason with God and sabihin, pwede po tayo mag-lason din naman masama eh. Kung ano yung mga anak mo, gusto mo magsalita sila. Para pala mo kung ano iniisip nila. Hindi ka ngayon day po na kumahinig ka! Magsalita ka! Ginawa mo yan! Hindi! Ano yan? Huwag mo magsalita! Ano yan? Ganun eh, no? So, minsan kailangan magsalita, mag-lason din. Para pala mo naman, bahala mo. Kasi iba, bata pa, magaling na mag-rason eh. Hindi rin ang maganda. So kaya maganda lang, pag sa Diyos, hindi ka rin na dapat sumangaling, hindi ka rin na. Kaya natin mag-rason tayo dito sa atin. Okay? And then, yung kinalaman dito sa ano natin,
restore the judges kasi nga isang isang mga blessing. So marami negative dun. So ngayon, puro negative tayo. Last week, ganun din. Except, isang pinaka-lesson last week sa Isaiah 2, kasi magkakiwala ako masyado sa tao. Okay, medyo naulit nga natin yung Sunday. Kaya ngayon, ito na yung talaga moving ng Jerusalem. Yung picture na makikita natin ngayong gabi, napaka-negative. So pwede pa, basta walang pakailang ko dun eh, walang ko ng Jerusalem ay na-ruin. Actually later, maru-ruin pa ulit yun eh. Pag sinabi yung ruin, nasisira. So talagang, sabi sa diksyonaryo, parang wala nang pag-asa eh. Hindi mo walang pag-asa, pero parang sira. Diba? Imagine mo yung, ano ba yung inaayos mo lagi? Tungkol sa buhok. Balita ba kayo na nasirang buhok? Yung na naman eh, manon. Damage irreparably. Basta na napakasamang, ano no, pakitain. So, i-picture natin sa buhay natin, bilang Kristiyano, okay, lagi yung pag-asa mag-anak ng Diyos, pero ang hirap ng sa bumangon. Kaya to subject, to subject, to frustration, failure, disaster. Devastate, yan ang mga term din. So, kaya again ha, Jerusalem is ruined, yan ang sinabi dyan, kanina, subtitled mark of a fallen state. Isa-isay po natin, again, ang context nito, ang Diyos, nung panahon ni Isaiah, malayo pa po yung kanilang destruction. Kaya sinasabi na, ito yung mangyayari, ito yung mangyayari. Nung una, matino sila, nung panahon ni Moses, nung mga panahon na matino sila, kaya nagtitigas ulit din, mapagusahan sila, mamamatay, mamagkakasakit. And then, mani-recover. So, may time nga, gusto na silang patay lahat ng Diyos. Nag-usap lang si Moses. And then later, talaga na puno ang Diyos, hindi rin pinatay lahat, 20 years old at above lang. Pero yun, nakarecover pa rin buong nation. Pero dito, yung panahon na ito, nakita na nila yung mga gandang golden years nila. Ibig sabihin, lumakan sila, nagmakapagalian sila. Ang ginawa nila, hindi sila nag-stick sa Diyos, hindi sila natili, hindi sila nagtapat. May mga nagtapat, kaya mayroon isang verse lang dito na positive mamaya. Yung mga righteous. Okay, so tuloy na natin. So again, as we go along, imagine niyo yung sarili niyo na huwag mangyari sa inyo ito. Ito yung pwede mangyari sa inyo. Sa kanila, sa nation, hindi sana mangyayari yun eh. Ang ganda ka ng pangako sa kanila, di ba? Kasi dalawahan din. Pag sumunod ka, blessing, blessing. Pag hindi ka sumunod, sinabi na yun, curse. And then later, papalisin ko kayo dyan. Sinabi na yun eh. Wala rin yung patay, Deuteronomy 32. Wala na. Kaya sabi nito, for behold, warning po ito from Isaiah the prophet. At ang piling akin, nangyayari nga sa kanito. So for behold, the Lord, yung ulit pa eh, no? Ang Panginoon, ng host, ng army yan. Gusto yung malakas siya. That thing away from Jerusalem and from Judah, the stay, ano yung stay? The stay of the staff, the stay of the whole bread, the whole stay of water. Ibig sabihin lang niya, parang yung store. For example, yung mga mayamang po kasi, minsan walang magawa. Tayo, may konti tayong ipon ng Bible, yung mayamang tayo sa ano. So, minsan, pag meron na sana-sana yan, may video, may store ko lang, maligalo. Yung ibang mayaman talaga, hanggang dalawang taon, meron silang store, no, sakali lang na. Ganyan yung mga yan, matakot din tao, sa mga puro dilata po yun. Yung mga dilata sa kanila, hindi po basta-basta pa sa atin. Diba? Kaya nga yung ewan ko po. Nagkilala pa kayo mga nag-abroad. Sino? Pag uwi ba nun, mayroon ka lang, binadala ng mga dilata. At gano'n, kasi parang mga Pilipino eh. Hindi na nag-ilong pera. Kaya gano'n kasi tayo, parang wow, wala yun sa Pilipinas. Mayroon na ngayon sa Pilipinas nun eh. Mahal lang. But anyway, may kilala sa pastang gano'n, daming gano'n. Hindi na sila mabuto ng dalawang taon na hindi sila lumabas. Pero, pag ang Diyos, anong yaman-yaman yan? Ano, basta hindi ang mabuto dito, Lord? Dalawang taon. E pag ang gera, ilang taon ba? Alam niyo ba, binabasa kayo ng Bible, isang pag-sinage sila, taon yun, months. Wala silang kakainin kasi pinalibutan sila eh. Kung niyo sasabihin, huwag kayong mag-ayat sa Diyos. Amen? Yung stay, lahat yan, yung mga stock yan, gano'n yung ano yung stock, pati tubig. The mighty man, yan ang pinagmamalaki, parang
Hindi tayo matatalo, mga sundalo natin, malagin dito, mga galing eh. Di ba, may mga nag-follow dyan, yung mga militaro sa US. Kaya sila rin mismo, may isip yung mga baril. Mayayabang eh. Lalo mga taga-Texas daw. Yung mga nagyayabang nila dun, mga baril. Isang tao daw, kala ko, mayroon stories ng ano eh, kala ko, army. Wala, hindi tayo masakaw. Kasi sabi nga lang, Diyos lahat siya mapapatay. Hindi lang yun, the judge, eh, magagaling yung mga ano natin dito. Alam nila yan, hindi tayo masakaw, mga prophet pa. E, parang sino tatalo sa atin? Mga puder, matalino, patient, matanda, captain of 50. So basically, inisa-isa po dito yung mga bagay na pinagmamalaki nila. The honorable man, the counselor, matalino, magaling, the cunning artificer. Ano yun? Yun yung gumagawa po ng mga parang engineer. Okay, gumagawa ng mga anong ginagawa nila. Artificer. Yun na nga natin, magigurado. Artificer. Wala. Yun na, craftsman. So, katulad yan, saan pinagmamalaki na ibang bansa, ang galing ng mga Apon. Mga Swiss, magaling yan. Kaso, wala daw yan. The eloquent orator, magaling magsalita. I will give children, ito na yung gusto kong i-point na muna, no? Ito yung medyo pag binasa mo, hindi mo agad maintindihan. Pero laging inoko ito ng mga pastor. Okay, kasi nga, isa sa mga sign to na fallen state na tayo. Pag daw, pag mga bata yung mga leader, masama ba mag-lead ang bata? Bakit yung bata? Ba't nasa yung matanda? Bakit yung mga bata? Either napatay na yung mga matanda or wala na pakialam. So, fallen state po yun. Hindi maganda yun. Alala ko lang yung mga nag-ano kami sa school pag yung matanda na kami, hindi na nag-uunahan yun. Sino president? Wala na yun, binaasang-asang na lang yun eh. Ito pa, and the babies shall rule over them. So medyo ano lang ha, obviously, exaggerated. Pero mayroong pelikulang ganyan, di ba? Obviously, kalabawan yun. Pero minsan, pala ni Robin Padilla, di ba? Laging, ano eh, laging sikat na nga siya artista, mas nalaos, mas kumandidato. Ngayon, sikat ngayon siya kalokohan. Hindi siya nilalagay sa mga headline dahil magaling. Kaya tira si Lito Lapid. Yan. Si Erap. Si Erap, may buong libro ng jokes po yun kay Erap. Ang katangahan niya. So, matatawa, matutuwa ba tayo doon? Eh, natatawa kayo ba? Yung natatawa sa natutuwa. Iisipin mo na ano ba kaya sa Pilipino, wala man lang ba tayo magaling dito? Pero mangyayari po yan, pag sinumpa nga ng Diyos, hinusga ka ng Diyos, kung nagkamatayan yan, sino tatayo? Wala. Mga baguhan, kung di man masyadong bata, talagang baguhan, di marunong. Okay, ano pa? And the people shall be oppressed, everyone by another. So sabihin, sila nag-aaway. Kahit saan po pag nag-aaway mga anak niyo sa church, hindi nangulog lang maayos sa kumpanya, hindi maayos ang ano to, management. Amen? Ganun din dito, kaya nga kailan lang, yung mga presidente may nag-aaway, mga tangay. So nangyayari sa ibang bansa yun, pero still, hindi yung sign na maayos yung lugar na yun. Amen? Ganyan din sa church, kaya isipin nyo lagi itong ginagalang natin ng Panginoon sa tanya. Huwag nang may gagawa ng dahilan para magkaaway-away kayo. Amen? Hindi na wala namang dahilan eh. Talagang pwedeng pag-awayin ng mga Kristiyano. Pera. Kasi pag may nangutang, hindi mo kaya ang ano, tansyay mo kung ano, alam mo hindi mababalik, huwag mo nang asahan. Huwag ka rin mga utak, hindi mo ano, kasi talagang magkakasama ng loob. Ngayon, madalas eh.
iba naman yan, yung love life, hindi rin dapat talagang sila nagkaano, bayaan nyo, malaya tayo dyan. When, pamapaalam kasi kayo para hindi magulo. Ano pa? Wala tayong dapat pag-awayan. Dahil sign yan, ang hindi magandang management at spiritual state, no? Ano pa? The child shall behave himself proudly. Ito na! Ah, umpisa pa lang tayo. Ano gusto ko ng ano? Ano yung sabi nung kahit kayo, bata pa kayo, kaya kaya pa, amen? Umpisa dumarating niya kasi, oh, ano yun, feeling mo, magaling ka, talino ka, at siya, baka lang. Yun yung masaklap eh. Magbibida, maraming problema ang gagawin, mga bata pa, mayabang na. At ang nangyayari po sa atin yan. Bansa, the church, kung may nagyabang dyan. Ayan na, ayan sabi dyan eh. The child shall behave himself proudly against the ancient. Yung ancient dito, obviously, yung mga sumayating matanda na. So again, hindi natin ang matanda, pinagkatandaan. Iba parang wala eh. Ayan, pero again, binagalang pa rin natin sa tama. Ha? And the base against the honorable. Ito na. Masok na lang yung mapakla dito, kaya mabagit yung sodo, pero sabi dito, ano yung base? Nalala nyo si, si, kwento ko na lang kasi ito, hindi nyo na alam ito eh. Nabutan nyo ko may end sa boss, yung nari. Ay, ito ba yung end sa uno? Talagang ano yun eh, bata pa ako pero alam ko ano yun, hindi nag-fluensya din ang mga kayo ngayon, pero kahit naman doon yung ano eh, ang tanong na spontaneous ba? Alam niyo ba yung EDSA? Yes. Pamalapit yung EDSA, hindi yung kalsada lang. Kalsada yun, pero may nangyari doon yung bata pa ako. Okay. So nangyari doon, mga Pilipino, nagsawa na kay Marcos. Ngayon, nakalimot. Okay? Sa mga bata, ano bata na ito eh. Ilang pinaalam, Julia. Doon ka, hindi na po tayo very big. Pero inaaral yan dapat eh. Doon kayo, binabago yan eh. So nangyari no, sumikat yung Pilipinas no kasi ang tawag nila itong bloodless revolution. So number, parang first daw yun sa history ng mundo eh. Kasi karamihan ng revolution talaga, patayan yun. Pag nasa pwesto yan, hindi aalis yan. Nagkami ka ng pwersa. Pag gano'n na nga nangyari ito, pero buti yung mga naawa, saka yung mga tao, yung tao, wala namang ano, wala namang armas. Diba? So hindi sila pinaputukan, wala man. Kasi alam din yung mga tao, yung diktador, tulungo-lungo na dapat tulungo siya yung umalis. Pag kumapatay yung mga ordinaryong tao. May ba na ang diktador? Yan. So pero yung EDSA 2, at may surprise pa, hindi nagkakamali, nakalimut ako na ginawa na nila kami. Template eh, no? Ang ginawa nila, ginaya nila yun, pero hindi katulad ng spontaneous. Ibig sabihin, oh, mag-revolution tayo, kaya isin mo yung next doon. Si Gloria, ako yun, oh, no? Mag-revolution din tayo. Doon nagkaroon din ng gano'n. Pero hindi katulad ng dati. Lalo na yun, surprise. Kasi parang, ang gusto naman policy nata, siya ako yun lang. Okay. So, ginawa nila, ang ginagawin nila tao, kahit yun actually nangyayari yun, yung mga tao walang magawa, pag may pera ka lang, oh, mag-revolution tayo, kung pa kay Duterte, why? Wala nang magawa yung mga tao, bigyan mo lang ng 5 daan isang araw yung tag-iisa, hindi masasama sa'yo yan. O basta tayo, sigaw lang tayo doon, ha? Ano yung sigaw natin? O basta mo rin sigaw ko, yung sigaw nyo. So, hindi spontaneous. Yung base na tinatawag dito, may gusto kong maalala, sino ba yung nag-gather din ng mga tao base? So sa Acts, di ba? Tignan natin sa Acts. Ang nireklamo nila, si mga apostol. Sina Paul and Silas. Pag sinabing base, ito po, no? So sabi dyan, but the Jews which believed that moved with envy took unto them certain lewd fellows of the baser sort. So, kumuha sila kasi pag ganito yan, pag may lalo pa na kasi nasusumoto sa'yo. Sabi na iniwala sa'yo. Kaso,
kung sino lalaban ng Apple, wala mo ginawa masama. So kaya mag-gather kayo mga lolo, katulad sabi ko siya, binabayaran lang, malisenggero, kasama yan, sasalilu, mga bastos to. Okay, ganyan po yan. Ako napansin ko dyan, yung mga, isan yung mga pag hindi makasagot sa mga forum, nakilala ko sa'yo ganun na tinawag pa naman yung mga attack niya, yung tawag ko na attack dog, yung sabihin. Kasi siya, hindi siya bastos magsalita, pero gusto niyang atakihin yung nag... Nakapahiya kasi siya, parang gano'n. So, tatawagin niya, no? Oh, dito na kayo, ayo, atakihin niya na to. So, hindi gagawin niyo ng matinong tao. Pero gagawin niyo ng mga walang magawa. So, gusto lang sabihin niyo yung base resort. Balik tayo dito. At yung base, ibig sabihin, mga mababa na uri. Okay? Para sa exercise, parang nag-inom ang palawa tayo niya. Bago sumugod. Okay? So, di ba nakasakit sa mata na nung ang kakalabanin mo kanina, yung bata, sasabihin yung matanda. Di ba? Ngayon, yung sino ba dapat yung matapang magsalita? Kung ano yung tama at mali, sino dapat? Dapat alam yung Bible, di ba? At kahit di Bible nga, katuloy ko yan, at least alam mo yung sinasabi mo. Pero ngayon, sino na yung buhay, bunga pa lang na ngayon sa mga araw? Mga bakla, di ba? At pag sinabi mo, hoy, mali yan. Ako, ikaw pa yung tatawanan. Babas ko si ganun as in. Handa mo sarili mo. So, kaya yan ay sign ng fallen state na. Yung mga loko-loko pa yung magagalit at sila pa yung talaga sasagutin nila yung honorable. Eh, hindi sumasagot yung honorable. Eh, yun na nga. Malamang, mahina rin. Yun yun. Nag-aaral natin ngayon. Kami, abot tayo sa mga bahay. Okay? Now, when a man shall take hold of his brother of the house of his father, saying, thou hast clothing, be thou our ruler, let this ruin be under thine hand. Ikaw to daw yan, pag sobrang gulo na. Kaya magulo yan, walang maayos na leader. Nalala niyo last time, kaya restored the judge. Ibig sabihin, pangako ng Diyos, yun ang mag-aayos sa atin. Walang maayos na leader, walang ayusan. Kaya so, talagang wala na. Kaya kayo, magtutuluan na. Parang kayo sa klase nyo, ikaw na mag-leader. Ikaw na lang. Eh bakit ako? Eh ano, mayroon kang damit, eh kami wala eh. Ubod na kami sa ubang hirap namin. Ganun ka hindi yung nangyari dito. May damit lang, ikaw na yung ruler. Na-imagine nyo ba yung sabi ng Diyos dito? Sobrang grabe yung nangyari sa kanila. Ubo sila. In that day shall he swear, saying, ano pa, I will not be an healer. So healer, pwedeng leader din yan, or may doktor. Sino may, yung mga doktor na ito, mayaman, di ba, kasi umaasa yung tao sa kanila. Pero sabi din nyo dito, ba't ayaw niya maging mahinaw daw? For in my house is neither bread nor clothing, eh wala nga akong ano, makain, ako pang gagamot pa ako. Grabe yung nangyayari sa kanila dito. Tumatanggi ng maging ruler, kaya ito yung sa title natin, for Jerusalem is ruined. Wala na. Parang yung ano ba yung nabagyo sa ano? Takloban, di ba? Umiiyak yun, wala na pong takloban. Wala. Parang upos eh. Umok. Because their tongue and their doings are against the Lord. Yun. Ba't ginawa ng Diyos to sa kanila? Ma'am, tanong ka pa ng tanong dyan. Yung pinagagawa mo, pati yung bunganga mo, yung dila mo, hindi maayos. To provoke the eyes of His glory. Ang kinalaman, ay kinalaman yung sasabi pag nag-sorry niya, oh. Ang Diyos galit sa kasalanan. Yung isang ayaw niya tingnan niya kasalanan, sinabi sa Bible sa Bako. Kahit tayo, ayaw tingnan niya eh. Kung bakla, di ba, ayaw tingnan, okay, tamad. May kapatid dito na tagal nag-backslide, gumating. Hindi ko natutuwa kayo naman. Pero in a way, parang, di ba? Ang hirap. Iba to. Ganun ang ginawa nila sa Diyos. The show of their countenance that witness against them. Yung itsura pa lang nila. Ibig sabihin na sa Tagalog, okay? Nakakita mo kayo ng itsura pa lang. Alam mo na.
So katulad nga nung, alam mo, yung point rin basta gano'n kasi may nag-backslide yung issue sa kanila. Yung una, pogi-pogi, parang yung tingnan si DM, di ba? Pogi-pogi. 5 years from now, hindi natin nakita kung nga rin lang. Nagbalik ni DM, sino itong matandang po? 5 years pa lang, ha? Yung mga kwento nila, totoo eh. Talagang nagkasakit, alam mo na yun, si Inom. Hindi mo na makilala sa pangit. Ano naman, yung iba naman, parang si ano naman, si Mara. Parang si Mara, si Naomi, di ba? Sa ganun, di ba masyado yun eh. Sino pa? Eh yung ano, yung prodigal son, ayun talaga, baho yun. Yung sabihin na to, pag tinignan kita, alam na, hindi ka pinagpala, inusgahan ka ng Diyos. Ganun din, karami, meron pa dyang mayabang nari. Hindi mo maganda yung sample. Sige sa akin, nakita nyo ngayon? Sino pa? Why pa ba si Eva? Nakita nyo ba si Boy pa si Bill Gates? Hindi na pinapanalangin si Obama. Pilipino. Si Corona, namatay na. Hindi natin pinapanalangin, pero yung sasabi ko dito, yung sasabi na salita ng Diyos, itsura mo pa lang, alam na. Kalabo mo itsura mo. Dati, ang ganda ng katawan mo ngayon, nagkasakit ka, binigyan ka ng sakit ng Diyos. Ano ka ngayon? Ito as a nation eh. Kami, mabanggitin pala at yan eh. Kaya, and they declare their sin as Sodom. Ayan na. Ano mo ginawa na Sodom? Yan, tignan mo yung style ngayon ha. Puro kapaklaan doon. Kahit sa Amerika. Doon yung mga tapat pa rin doon. Pero dami na. Naibwis yung mga righteous, galit na galit sa kanilang bansa. Paano may tatago yun? Sige nga. Itong mga, may Kristiyano, hindi backslider, hindi naman naghirap. Pero iba na ang poma niyan. Alam mo yan, yung poma ng dati sa amin, yung mga gano'ng mga, kasi alam mo yung mga Baptist na Asian eh. Hindi masyado mga poma, pero pag nag-backslide yan, hindi man ang hirap, iba ang tsura niyan, mga naka-skinny jeans na, kahit mga pastor na backslider, ibang poma niyan, iba ang salita niyan. Hindi mo may tatago yun. Kasi pag tinanong, parang gusto, willing mo ba kayo? Oh, paano na sagot mo doon? Hindi na. Tanggap ba yung kapaklase nyo? Hindi na masyadong inaano, pero hindi rin nila konti. Patay ka na. Yung mga bakla, yung matatagong bakla yan. Kahit sinasabi nyo, tinatago nila, lalabas at lalabas siya, mahina ka. Ang expectancy mo, magpastor ka, maayos ka mag-preach. Tapos hindi mo na magawa yun. Hindi mo talaga magawa kasi iba yung spirito mo eh. Umaasa ka sa tao na hindi ka hindi mo sila matawag yan, tatangkin, sasaling. Kasi takot ka eh, mga malis eh. Itong matindi, hindi na talaga tinago. Kaya sabi ito, wow, unto their soul. Pwede kisirin niya sa title natin eh. Pag sinabing wow, talagang parang miserable. Arumal-dumal. Kawawa. Bakit din lang yung ano, bad soul? Kasi nga, tagus yan eh. Kaya sila inusga ng Diyos, una yung kaluluwa nila, yun ang hindi maayos. For they have rewarded evil unto themselves. Ikaw ang gumawa niya sa sarili mo. So ito yung medyo naligaw na ano dito. Pero yung mga righteous daw, amen? Wala dito, may pinapagalit ako na, nag-backslide na karamihan. Hindi namin sabihin lahat. Sabi niyo, yung mga righteous, kahit po yung Israel na yan, hanggang nung matapos yan, dumating ang Panginoon, may mga righteous pa rin. May mga konti. Kaya nga nakarating sa ating mananampalataya, salamat sa Diyos. Kaya yung mga pansingit na lesson dito, may mga righteous. Kaya yung mga righteous daw, sabi, say to the righteous that it shall be well with him. Okay? So, sabi, papalusahan kayo yung iba, pero yung mga righteous, okay ka lang. Stay put ka lang. Hindi ikaw yung katulad nila pag inusga ng Diyos. By the way, hindi ko naman kitkari na pwede palang i-apply ito na sa, again sa end times. Okay, last time, naalala nyo? Isaiah, sa Millennium. Pero karamihan dito actually ay
yung immediate na mangyayari nga sa kanila, yung nasakop sila na anong sumakop sa Judah? Anong sumakop sa Judah after Hezekiah, Josiah, pinakahuli si Jehoiakim, Babylon. Okay? Pero pwede natin kumpara sa end times. Okay? Negative ulit tayo. Woe unto the wicked. It shall be ill with him. Yari ka. For the reward of his hand shall be given. Yung reward pala yung negative yan. Kung ano yung dapat sa'yo? Loko-loko ka dyan? Hindi ka nagtapat? Bibigay ng Diyos ang para sa'yo. As for my people, ito na, people of God to. Tandaan nyo to. After ito, negative pa rin. Hindi niya sinabi sa mga hindi people of God to, sa people of God na nagkamali kasi. Matigas ang ulo. Children are their oppressors. Parang kanina, children. Sino takot din sa bata? Ay, gugumpihin ako ni Shana. Hindi naman, di ba? Pero matatakot ka pa. Malalaking tao. Pero dito, pati mga bata, yun ang sabihin na talaga wala silang laban. Kahit tayo mga batang bully. Ganun din yun eh. Dito gano'n siguro, sino mga mabuli ng bata dito? Yan ang example. Sobrang hina mo na. Kaya pwede nga rin ang example ko ah. Kunwari si Brother James, Manila, yan. Nasa edad na siya tapos mag-uusap ka lang ng bata. Nakaka-insulto yun, di ba? Kaso pag walang-wala ka, sige po, sir, ma'am, di ba? Ito na, yung mga babae. O, ba't yung masama ba yung mga babae pa doon? Ba't yung palagi ang sinasabi? Kaya yung sabi kanina, mark of a fallen state. Alam niyo, ibang churches, kahit o paano, may, ano sila, may, medyo parang Kristiyano pa rin, yung Catholic, yung Methodist. Methodist ngayon, may babae na, may dapat na nga ng bakla eh. So, alam ng mga Kristiyano yun, hindi dapat mga babae nag-urul. Kaya-hiya yun. Kasi Deborah po, eh, hindi nga, judges yun eh. Nakahiya sila ng time na yun, mahina kasi sila. So yan, malinaw dyan ha, hindi lang sa Timothy nakita natin yun. Pati sa Isaiah, pag yung mga babae daw ang namumunuan, kawawa kayo, parang insulto yun sa buong bansa nyo. Oh my people, ito na, that day which lead this, sino daw yung nag-lead kanina, babae? They which lead thee cause thee to err and destroy the way of the past. Ganun ba yung pastor? Mga babae ng mga ano eh. Pero pag ginawa mo ulit yan, may certain, ang babae kasi talaga, magaling yan sa ibang bagay, hindi sa ganito. Magaling yan mag-sumunod, yung mga sarap sa bata, yung mga ibang bagay. Hindi mag-rule kasi ang pag-ruler ka, ang lakas ng pressure. Matindi ang pressure dyan. Yung pwedeng limpotin. Eh, mga babae iba natututo rin. Kaso, pag ganito kalakas yung pressure sa'yo, napakahirap nun. Paano na, di ba, kailangan yung rule na matapang. Eh, matapang ka ba? Tatapang-tapang. Ayun, nanginginig ka. Parang naalala ko si Aquino to. Eh. Alala niyo ba yung panahon ni Aquino? Si Cory Aquino kasi eh, nagre-rebel din ito mga, ano, sinahunasan. Si Aquino doon, nagtago na, presidente siya eh. Si babae eh. Hindi pwede yun, kaya walang takot minsan sa sa'yo yung ano. Yung tao kasi mahina ka, ganun nga ang mangyayari dyan. Kasi ganun din sa church. E, paano sila nag-roll? Ibang way nila, hindi yung tama. Okay? Yung mga ginagamit din minsan yun, pag walang takot sa yung mga bata, anong ginagawa mo? Ah, Stephen, mas malaki na siya kayo yung nanay niya. Hindi mo natatakot na maghatawin. Kung mahatawin ko dyan. Diba? Hindi tama yun. Pero gagamit siya rin ibang bagay. Isang pamilya lang siya, hindi mo sa tatay. Ano, tama. Pero paano nga kung wala na, nagkagol na. Kahit hindi naman tayo. Kaya sabi dyan, sila mismo yung magpoko sa'yo para lalo kang magkamali. Yun yun. Kaya pagpastora-pastora, yung ginagawa kayo maganda pero hindi kayo natama eh.
against agad yung tayo sa salita ng Diyos eh, napakalinaw. Okay, sa tingin ng mga alin, dahil marami pa to, basta malinaw sana yon. Pag babae na nag-uhol, hindi na maganda mga state yon. May problema na. Eh paano yung wala kasi tapatay yung lalaki? Kasi kayo yung nanguna dyan eh. Saka may doon, talaga yung mga punto naman. Nakakaawa din kasi mga kaibigan tayong mabait na mga so, wala eh. Parang na, nag-Jerusalem. People of God, nagkamali, backslide. Mapupunta sila sa ganong state na hindi nila alam, masama na pala yun. Kaya tanggapin mo na kasi, dyan eh. Kung hindi nila alam, pwede naman anytime magbago. Diba, mag-iangaya kahit mga tao, pag may kasama, may usap na katumalik, parang, hindi mo siya makalis doon. Kaya sabi, dali lang makalis dyan. Gusto mo ngayon pa lang eh. Recount mo yan siya, hindi naman totoo yan, post teaching yan, hindi malis ka na dyan. Pero maintindihan mo, hindi madali. Okay? Kaya hindi natin may isang sarwinin yun. Saka na. Maligtas, saka mo encourage. Tuloy, the Lord standing up to plead. Ito na. Kung medyo hindi nyo pa nakukuha, bakit darating to? Eh, posible naman yan. Nung panahon po, napaka-tibay din ng Israel ng time nila. Kahit ngayon. Kahit ang dami ng kalaban. Eh, sinasabi na ang mga propeta nyo, makasakop kayo, ayaw maniwala. Kasi ang Diyos na mismo daw ang tatayo at mag-uusap na. Amen. Eh, pastor, ako, bait ako eh. Ako? Ako, mawalan pa ba ako? Talagang pinagdindi ako. Hindi, babagsak na lahat yan. Hindi pwede yung mga bagsak yan. Hindi mo masabi yun. Amen. The Lord will enter into judgment with the ancients of His people. Ano yung sabihin? Yung mga ancients, nabanggit ka rin, yung mga matananda. Kasi ganito yan, ano, eh, pag mga bata-bata lang kayo, pag wala kayong matanda, kala nyo, nakakita mo yung mga gano'ng pag wala yung teacher sa classroom, di ba? Gugulo na. Itong mga ito, hindi nyo pa naalala, kaya pagalita na nga tayo. Pag wala yung matanda, parang kala na sila na yung mag-ruhul, kasi walang magkasabi ng ano. Kaya pang picture dito, ang minsan hinahayakan yung mga teacher nyo, sige lang, tinitingnan yung maturity nyo. Ganun din ang Diyos eh, di ba? Tagad yung mga busga, pero darating yan. Intindihan niyo ba? Sa atin din, sa buhay natin, darating yan. Kung iniisip dito ako, wala akong pasto, wala yan. Gagabayan naman ako eh. Ikasa ko, sobrang loko-loko mo. Kahit yung tatay mo, minsan pag ang Diyos na nagusga, hindi kakayanin yan. Amen? Ang Diyos ang maghusga daw, pati yung mga ancient and the things thereof, for ye have eaten up the vineyard and spoiled the poor is in your house and the spoil of the poor. Pamilya kayo dito kung alam yung Proverbs. Yung mga mayayamang ganun yan. Kumakaw po, wala nang magawa yung mga yan eh. Ganun yung kahit kumita ng malaki, o sa amin lang yan, di naman nila alam eh. Dahil yung gobyerno. Alam ba natin kung magkano yun? Kinita nila, o nalugi. Diba? Matindihan nyo ba yan? Sino yung treasure na sa inyo, at saka ano, auditor. Ganun lang yun yun eh. Pwede mong dayain nyo, alam ka namang dito lang, nag-aaway na naman. Hinahanapan ang financial statement eh. Sandali lang, hintay ka. Hanggang ngayon, wala pa rin. Dinatago na talaga. Ayaw nang paalam. Lalo na yan, yung confidential fund, no? Kaya alam na alam eh. Kaya galit ang Diyos dyan. Niloloko mo yung mahirap. Again, dito yung mahirap na sobrang hirap na mali mo. Ito yung mga parang tayo. Bahay tayo ng bahay ng tax, wala tayong magawa. May oras sila. Amen? Amen. Ito pa. What mean ye that ye beat my people to pieces? Kasi nung panahon na to, winangingan naman na sila nung sa Deuteronomy pa lang. Naalala niyo yun, di ba? Sa pag ginaya niyo yung mga yan, ganito mangyayari sa inyo. Lalo na nung sa Samuel na, no? Yung maghahanap na sila ng hari. Okay. Sinabi na ni Samuel sa kanila, ito gagawin ng hari niyo, ito gagawin. Okay lang yun, sabi nila. Ano, lahat ng sa inyo, kukunin niya. Ang ginagawa ng gobyerno natin, ganun ginagawa nila. Kukunin yung tax sa'yo, bahala na sila doon.
para tayo, ayan, magandang ano to eh. Parang hinuhula mo to yung mukha mo. So, wala akong magawa eh. Oh, asan tax? Oh, hindi ka nagbayad, kulong ka. Galit ang Diyos doon. Ayan, sabi nito. Moreover, the Lord said, dagdag pa, hindi pa tapos eh. Meron pa tayo 10 verses. 11, sabi dyan, moreover, the Lord said, because the daughter, ito na, ito yung gusto ko, paborito ko dito eh. Ito yung magpipicho talaga na kalokohan itong mga to. At hindi minsan yung kalokohan na sobrang sila ulo eh. Minsan mga kalandian lang. Ito yung describe dito, okay? Because the daughters of Zion are haughty. Ano yung haughty? Mga naughty, parang ganun. Walang pakialam sa Diyos. Anong ginagawa daw nila? Walang masyadong masama dito. Puro kalandian lang actually. Kikay, parang ganun. Buti sa inyo, wala masyadong kikay dito. Kasi alam niyo yung preaching dito. Paglabas nyo na lang siguro. Ito yung inisa-isa niya po yung mga sinusuot. Ito yung ha. Ang haba nung neck, hindi yung sumilang nung mayabang. Amen? Wanton eyes. Yung mga ganyan, ha? Puro pabida lang. Walang ginawa kundi pakiyot. Hindi ako gayahin. Actually, hindi ko kayang gayahin ito eh. Walking and mincing. Ano yung mincing? Hindi ko alam. Basta parang yung lakad nila. Alam niyo na may mga model. Ha? Hindi ko gayahin eh. Sabi mo, ganun tao. Mayabang yun. Sa puso nila. Ano ang dinidisplay, di ba? Hindi dapat. And making a tingling with their feet. Ano yun yung mga ganun? Takong. Pero dati sa iyo, may ganun eh. Yung pa, di ba yung mga tawag nilang bracelet sa paa, tawag yan, anklet. Hindi na, wala na. Kaya yung mga, ano, pumikita sa SM yung ano dyan, yung stall na po, kikay, accessories. Yun, ito lang, pumikita. Sa mga babae, you know? Therefore, the Lord was might with a stab. Eh, meron pang, sorry, nakapapanood ko kasi. Isa may mga YouTube na dedicated yun. Ay, ito kakalit ko, doktor ko. Ganito gamitin niya, pagkatapos ito, ito. Agad. Pag nakita mo mga, parang ng manikin eh. Mayabang yun, naiintindihan niyo ba ito? Eh, ba't yung babae lang, ba't yung lalaki? Kasi yung babae po, wala kita yan ha. Yung babae po, yung pinaka, kunwari ako yung mayabang, mayabang din. Yung asawa ko, diyan ko ibubuhos yung ano, ganun yan eh. Kapag i-display niya yung asawa, parang sa king ano. Alam mo yun, sino ba yun? Kahit to services ba yun? Ganun yun, kahit sige, sinong first lady ngayon? Hindi ko nga kilala, buti na lang. Pero may abang din daw yun. Sino? Lisa. Ganun yan. Kasi siya titingalain, yung mga babae. Kaya ngayon, ang yabang-yabang niya na yun. Ay, naalala ko talaga sa Kisakino na naman. Ang tagal ko lang masakit ulo dito kay Kisakino. Kasi nga, landi niya, panahon namin. Nagtangkabasto sa siya yung ano eh. Hindi lang sa itsura, pati sa talk show. Kaya ang pinaka ano yan eh. Mayaman daw yan kasi ang galing niyang pabastusan. Amen? Hindi nyo kailangan kilalaan ninyo, pero ngayon, tas tingnan nyo ngayon, may sakit na. Hindi ako nagsumpado na. Siguro ang Panginoon din, ako nabuisip din. Ganito yun, sabi, pag sinabi po scab, sakit po yan. Okay? Ngayon, anong pinapahit mo dyan? So, kung at tinignan yung ano, kumbaga sa nagpa-painting, talagang walang ano eh. Perfect. Ah, ganun pala ha. Iyayabang nyo. Sabi ng Diyos, bibirahin kita ng sakit. At ganun nga nangyari sa kanila. Napatay yung mga sundalo nila, of course. Sinong puputekta sa kanila? Kung mamaya, sasabihin mamaya, nakaupo na lang sila sa... Diyan, nakaupo yun. Parang asong wala mapuntahan. Kaya ngayon, yung sakit-sakit na yung kanila. Dati, pinapakulot.
pagkulot, pinapastrate, pagstrate, pinapakulot. Eh ngayon, wala nang pera, wala nang impandor. Anong gagawin nila? Kita niyo ba yan? Kalbo, ba't nakalbo? Ano po, siguro nasabugan ang bumpa or something. Hindi mo alam, sunog. O, oh, ikaw nasusunog yung bahay nyo. O, oh, ano yung ano mo? Yung... ito pa, discover the secret. Ayun ang matindi. Discover the secret parts. Again, Bible photo. Hindi ko kayo pinabasas. Pero pinapa-imagine sa atin ng Diyos anong klase ka mga yan kung mayabang ka. Ito kayong malalaki sa panahon natin yun. Hindi na nga, di ba, tinatakpan mo nga yun ang magandang damit. Yung iba, pinapakita pa. Sabihin, iba na talaga yung utak. Nakakahiya nga yun eh. Parusa nga sa kanila yun na mahubaran sila. Tapos ngayon, iba sa atin, may pambili naman, naghubad. Talagang ano na eh, fallen state. Amen? Ganun niya kahit sino. Pag may nakita kayo dyan, mga lalaki, pag ma-ano yan, alam mo, mag-aslaw, iwas ka na agad dyan. Amen? Ganun din yung mga babae. In the day, the Lord will take away the bravery of the tingling. Ito naman yung tingling eh. Kasi nga yun, kasi parang mayabang ka pag pinapakita mong therefore, yung calls po dyan na hindi po yun yung mga laman loob ha, kasi isa yung mga definition. Mga ano, parang ano lang yan, mga hot lang yan. Mga pang-forma nila. And then round tires, may gulok pa. Hindi, kung ano man yan. Yeah, again, pag pumunta ka doon sa ano, may pangalan accessories dyan. Accessories lang. Diba, sari-sari yun eh. Siya na kasi bumili lang ano, napakamahal yan. Ano, ito lang. May head, ito, may headband din dito. Minsan di end up yung headband. May headband na pa gano'n. May hayo pa. May... minsan may mga bato. May... the chains. Oh, may kadena pa. Nauso dati yan eh. The bracelets. Okay? Alisin mo na pa. The muffler. Alam niyo yung muffler? Piyasak yan ha? Ano lang yan? Parang mga scarf nila. At again, naalala ko sa SM, pumunta ako doon. Nasaan ba yung mga ano dito? Ano ba itong ano? Yung tingnan ko, ang dami hilera ng ano, yung pala scarf-scarf lang. Kasi mga babae, tingin-tingin. Hindi naman, napakamahal. Kasi misa yan, parang yan, di ba na yan? Yung talaga kasi pang-poma yan eh. Balabal. Pag malamig, gaganyan. Pag may pobi, alis eh. Ano ganon? Ganon-ganon eh, di ba? Minsan, tataklon. Nasa Catholic, tataklon. Maraming use yun eh. So, hindi asal ang Diyos doon kasi nga, may yabang. At saka, the bonnet. Alam niyo na yung bonnet, di ba? Ornaments of the legs. Ornament na papaganda. So, ano man nilalagay sa legs, ano nilalagay dyan? Stocking. Hindi na rin uso kayo yun. Oh. Headband, the tablet, hindi ko alam yung tablet. And the earrings, so hindi yung masama yan. Kaya ko, pag sobra naman, di ba? Pumunta ako sa SM, hindi na nakikita. Ano pa ko? May tinatawag silang ano, lalagyan ng mga jewelry. Sino na may jewelry na ganun? Eh, pag magtingin mo lang dito, meron nga. Ang dami, pag pipilihan mo. Eto, isa-isa yung the rings. Nose jewels, sino gusto niyan? Changeable suits of apparel, so napakaraming damit. The mantle, ayan na nga. The wimples, hindi ko na po alam kung ano yun, hindi ko na research. Crisping pins, kung ano man yan. The glasses. So, di ba yung mga ano, daming glasses. Napakamahal din yan. No, may glasses ka na. Wala po ba matangon eh, pang-poma lang, di ba? Dami ko ano ganyan, yung mga walang glass eh. Frame lang eh. Hindi nyo parang salam eh. Poma. Fine linen. Di lang masama yan. Lalo sa panari yung mga rin. Pero dati napakamahal yan. The hoods. The veils. It shall come to pass that instead of sweetness of smell, yan na. Pabango. Pag pumunta ka naman sa pabanguan. Oh. Eh, amuyin mo to. Basta mabango, okay na, di ba?
Hindi dapat yung mga pinag-uusapan pa nila yan. Ang mamahal niyan. O kaya lang ako ipabango dito. Kaya nalala ko tuloy. Binigay lang ito eh. Hindi nga ako papabango eh. Pero bango din ito eh. Yung mga tunay na ganito, alam mo magkano? Magkano? Nasa 20K. Nung panahon namin, nasa 5K lang, nalululaan na ako eh. Ano po yung bili ka dyan? Yung malandi nga eh. Mapuama. Eh nagalit ang Diyos sa kanila. Ngayon, sige, pabango ka. Ubus sila ngayon. Ano mangyayari? Gaamoy yung aso ka ngayon kasi kasipin mo yung aso eh. And instead of a girdle and a girdle, yung mga bahay, yung mga daming belt, may belt na, may belt ulit. Ah, hindi, red, sabihin, punit-punit ang damit mo. Instead of a well-set hair, again, may YouTube din dyan, yun. Paano ka mag-ponytail? Ang dami, hand-dry, so tinignan ko rin eh. Kami sa gilid, sa gilid, sa gilid, nasa rin dyan sa kanila, kalbo ka ngayon. And instead of a stomacher doon, yun pa yung parang maging maliit yung ano mo? Corset. Yun daw yan eh. Wala silang pera. Kung sila ano, saklot. At salit ng maganda, sunog. So yung mga meron, binanggit naman yung lalaki, kaso patay lang. Sino mas matindi? Gusto mo, matay ka na lang, ganun pa, di ba? Kung sanay kang landi-landi dyan. The mighty, malakas, pero natalo, bakit? Ginusgan sila ng Diyos eh. And her gay, balik sa babae. And her gay shall lament and mourn. Ba't umiiyak yung gay? Di ba sabihin, entrance yan eh. Sabihin, entrance pa lang, malungkot na. Masahin yung lamentation, eh, isa-isa doon. Ang daming words ng Panginoon na rin para i-describe. Yung gusto mong sa ha? Basta ba natin inaaral ko para iwasan natin. Amen? Amen? And she being desolate, wala na siyang bar. Wala rin yung king kayo, wala rin yung aming table pa yung mga bahay. Alam mo yun? Table, andun lahat, may salamin. Ilang oras ka doon? Buti si Ate Marcia wala na. Si Mamaya wala rin doon. Pagpasigip yun sa bahay. Pero iba ganun. Yan ang nakikita sa mga pelikula. Hindi sama sa mukha mo. Ayan, pag wala ka ng bahay, ito pa na lang sa ano. So, sana nakita natin yung judgment sa kanila. So again, ang title natin, Jerusalem is ruined. Subtitle, Mark's of a fallen state. Ngayon, pag nakita niyo po, again, ito yung gusto kong sabihin din, eh, no? Minsan kasi, pag tumitingin tayo sa kapitbahay natin, dapat hindi ka na iingit. Yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, ha? Iba naman yung tamad ka kasi, kaya sila masipag, nakakaingit talaga yun. Kasi, blessing din yung pag masipag, di ba? Iba yun. Ngayon, talaga nandiyan ka lang, tulad nga ni, dumaan mo sa newsfeed ko, si Bill Gates daw. Pakadami mo nung binibili. Yaman talaga eh. Sipisip ko, divorce na to. Hindi parang asawa eh. Gagawin niya doon. Kasi yung pag ipasok mo dahil, parang tourist type mo. Anong gusto mong temperature? Kung nakakasal nga rin yung ganun eh. Smart ano daw. Ano magandang ruin kayo ano, ng Bill Gates? Sino ba yung nag-hirap na ano? Si, parang si Michael Jackson. Sana may hirap si Bill Gates na. Sa atin, ano yung picture ng isang Kristiyano na fallen na? Backsliding. Backsliding. Yan na, iba na yung forma. Wala yung blessing ng Diyos sa kanya. Takot. Takot sa bata. Takot sa babae. Ano yung nangyayari? O darling, ano yun? Oo, magbigay ako. Ganyan po yung mga sumusumata sa feminist. Matagbigay lang ako talaga. Sabihin mo, takot ka. Kasi kahit po yung mga nasa politika,
Paano matatakot ang lalaki sa babae? At may alam yan sa'yo na hindi mo gusto mabunyag. Maraming paraan yan eh. Ano pa? Ayan, actually yung mga binanggit dito. Pwede yan sabihin, Polma. Kung masyado ka ba, Polma, ang ginagawa mo, meron kang, sabi nga lang, kinocompensate. Insecurity ka dyan. Hindi sapat yung ano eh. Hindi sapat yung may mukha. Kailangan, ano talaga. Apo pa. Hindi sapat yung may damit ka. Dapat uso. Dapat may tatak. Ha? Hindi mababaw lang yung inaanatin yan. Pero, actually, yun nga, science eh. Wala yung kabaligtangan nun. Wala yung kabaligtangan nung gano'n. Ano ba dapat ginagawa nung time nila ng Jerusalem? Ang sabi sa kanila sa Deuteronomy days. Sila nga dapat yung mga maging witness. Alam niyo ba yun? Hindi nga nila halos ginawa. Yung iba ginawa yun. Alam sa Elisha eh. Kaya medyo kakaiba yung mga kwento minsan sa Bible. Kasi karamihan, hindi ginawa yung kalooban ng Diyos. Kaya nag-stand out kayo kung ano ginawa ni Elisha nung yung mga kalaban nila dapat papatay nila kasi binulag niya eh. Linid niya sa gitna ng city nila. Di patay ito. Sabi ng mga sundalo, patay natin ito mamaya. Pinakain pa. Bandang muli, oh, sige, umalis na kayo, huwag kayong babalik, ha. Sabi nila, patay na natin ito. So, kasi witness sila dapat at tayo din, amen? Yung kaso pasto, pag umi-witness ka, gastos yan. Wala akong pambili ng aking muffler, saka ng aking lost jewel. Diba? At tigilan mo kasi yan. Amen? Hindi tayo magpoma dito. Ay, ngayon, ibang choice, papaumahan eh. Ngayon na, pag sakit sa ulo na hindi na gusto umilig, eh, pinapaganda, pinapalaki. Tapos nag-invite ng dumadami lang daw yung laman ng kanila. Yung may mga conference. Kaya sabi yung nagkwento sa akin, kung bihira. Ganado, ganado, mag-preach ako, lima lang yung ano. May third floor mas, lima lang yung tao. Ano gagana mag-preach nun? Anong inuna nito mga to? Sa buhay nila. Polma! Amen? Kaya dito sana, wala ko polma dito. Pag medyo ano yan, nakapansin ngayon pag yung ano, church na medyo yung mayaman, tapos talagang hindi na pay-preach to. Makikita ko yung mga lalaki dyan, ano na. Ano yung pinagsususot. Apple Watch na yan. Ano, mga watches, mga baka sabat. Baka mga ansipod ah. Baka, ano yung sapat-sapat. Baka cold hand na, mga ganyan. Baka backport na. Hindi, okay lang yung kung ano, lalong bigay lang. Hindi. Kasi pa, sinishare naman yung blessing, man. Ano maganda dun eh. Walang masasabi sa iyo ba, amen? Eto mga to, ano ba ginawa nila? Nagpalaki pa sila si Diyos. So sana itong lesson na to, nakabalik-balikan naman natin ito, amen? And then, nag-graduate na yan, hindi natin alam. Nasabihin na, mayaman na si Jamie, baka mo call mo rin pa. Sabi, may mga ano doon. Palagang bag pa lang! Ano ba yung bag? Nalagyan lang ng gamit yun ha. Insan ka, wala ng laman eh. Yung kailangan, ngayon kung ano. Kung gift lang. Okay din. Hindi, gamitin mo sa ano. Yun nga, maganda tanong yan. No? Kasi minsan yung mga pastor, minsan. Ako minsan nakakarap ako, paano pa may nagbigay sa akin ng ano ba? Ayoko nun, may benta. Diba? Gamitin mo sa, ano. May kaso mayroon may benta yun, no? Anyway, ano pa? Okay ba? Ganda lang ano natin ngayon, no? Kung nakakuha niya, ha? Yung pastor, maraming sampol dyan, eh. Talaga. Eh, paano kung marami talaga akong pera? Yun nga, eh. Eh, yung panahon nito, kung naalala nito yung panahon ni yung
nagkakagulo na sa kanila. Ano ginawa nila? Puhuginto yung temple nila. Ang ginawa nila, binayad lang nila sa mga ano, partner nila. Alala ko, kahit si Ezekiel, nag-compromise din yun eh. Si, sino ba ito? Si Jehoshaphat. Diba? Yung mga ginto, eh, wala silang pambayad sa army ng ano. Tinanggal yung ginto eh. Kasi yung mga golden shield, ginawang tanso. Anong lesson yan? Welcome. Maporma. Alala ko yun. Jumpers ka ba? Nabuta ko na ba yun? But... And this time, ang pinakamay sa atin, imagine niyo yung ganung picture ni walang makain. Ni walang parlor. Hala. Ano papakulot ko? Sunog na nga. Nakakaawa. Kaya sabi sa inyo, yung kwento na to, nakakaawa, nakakatawa. Kasi inusgahan sila ng Diyos. Amen? So again ha, baka naman sabi yun, inaano ko si Krista kayo. Eh, siguro, hindi nyo kakilala yun. Panahon namin, kahit ako natitisod dun. Yung kilala ko yung Pasko dati, yun ang ginagaya. Yeah. Pati yung salita. Ay, oh, ba, yun nga yun eh. Kaya ka, ano ba? Sabi nga, sino kaibigan ni Chris? Si Boy Abunda. Bading. Kasi yung magkakuntsaba yan, sila-sila po yung nagtayo ng ABS eh. Kaya yung sabihin, parang tinaguyod nila yan. Kaya kaya po bakla na doon. Mga second generation na naman yan. Next generation ng Kalokohan. So yun pala hinahanap, yun ang hinahanap. Kayo na pala yun. Sa panahon nyo, si Vice Pangit. Paano mga kausanan ko siya. Ngayon, yung try nyo ba yun? Sana ngayon na, no? Bakit pinabayaran niyo sa Jerusalem? Eh, ganun yan. Kahit mga anak ng Diyos. Ano lesson natin? Huwag kayong pabaya. Amen? Huwag tayong pabaya. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong mga salita. Makita namin ang desolation, Panginoon, ang ruin, Panginoon, sa Jerusalem. Saan? Binanggit niyo rin po, Lord, yung ganda dati ng kanilang mga babaihan, paunlaran nila, Panginoon, yung mga matalino sila doon. Prudent man, honorable man, mighty man. Pero pag kayo pa lang nagsusga, wala kaming magagawa, Panginoon. Even yung mga kinakatuwa namin, yatang feeling namin, hindi mo pong i-allow sa amin po yan, kaya tuluan niyo po kami, Lord, hindi matalino rin kami, ngayon pa lang pinagahanda ng mga ganyang bagay. I-please ka namin, hindi namin sarili. Alam din namin, alam bang ginawa nila dito, alam din naman namin, sila kung tumalikod sa inyo, huwag na po namin gayahin. Tuloy mo bawat isang Panginoon, hindi ba mga ganyan pagdadaanan din. So I pray na kayo po lagi, Lord. Ngayon din po sa iyong pinag-pray namin, Panginoon, nakita na yung iba naman, mahina naman. Ano yung mga gawa na yung pasa kanila, Panginoon, at least matulungan. Hindi kami makakatulong sa kanila kung kami mismo, minsan hindi ganyan kami yung ginawa spiritual. Wala yung concern or kulang, Panginoon, natawarin po bawat isa amin. Naman, Panginoon, na later, Panginoon, makikita rin itong mga gandong bagay sa kanila. So, hindi na iwasan sa iba. Mga Panginoon, yung mga isasalba pa, Panginoon, o na, maluluwa. Hindi masabing woe unto their soul, Panginoon, na soul nila rin sila, magigtas. And then, pagpalain din po, Lord, dahil sa pagsulit sa inyo, mga sanita. Dahil po, Lord, again, ang salamat sa aming church, nagpatuloy, ang mga biyaya, Panginoon, sa araw-araw, mga tapawang nag-aaral sa Biblia, ay kung mga popular, give me a lot in Jesus' name we pray. Amen.